sing bukan nangaro sa inyong lahat at ngayon i-update ko sa inyo yung ano dito sa ano nangyayari dito ngayon sa NLEX. Mukhang mapa 100% RFID or CAS, ganun pa rin, wala pa rin pagpapago mga kabusing. Grabing traffic. Oh. Yan. May nagkagit-gitan pa. Yan. Oh. Patay na. Yan. Nagbundulan pa silang dalawa mga kabusing. Lalong mahaba na yan. Yan ha. Oh, nag-aarigluhan na po sila ngayon. Dahil yan sa sobrang traffic dito sa Inlix sa ano sa Bukawi. Bukawi Toll Plaza, ayan no. Grabing traffic. Akala ko ba dahil 100% RFID na sila matulin ng ano ma kala ko ma maano na ang ano ngayon medyo mabilis na ang talo na ang traffic ko. Ayan po nagkagit-gitan po yung dalawa. Sa palagay ko pag-uusapan na lang nila ng mainahon yan. Ayan, nagkagit-gitan po sila mga kabusing. Yung nakabangga itong nakapula. Ayan. Dahil po yan sa traffic. Grabe kasing traffic dito mga kabusing. Kaya yan. Kala ko ba 100% RFID na sila, paspas na. Kala ko paspas na ang takbo dito sa Inlix ay sa Toll Plaza. Hindi pa rin pala. Ano pa rin traffic pa rin. Mapa cashman o kaya ano CAS o RFID na, mabagal pa rin ang traffic. Bull pa rin ang traffic. Eh, itong nangyari oh. Yan. Lalong maabala yung dalawa yan. Pag-usapan pa nila yan ah. Isang Hilux po at isang Toyota Hilux at saka itong ano SUV po nagkagit-gitan at mabuti na lang wala rin walang ano buti walang damage na ano gaano yan. Medyo konti lang yung ano damage, umalog lang konti yung ano yung umalog lang konti yung ano yan, nagbubusina na yung mga nasa likod. Ayan. Yan, pag-uusapan na lang nila yan. puro sila Toyota. Yan, medyo maalog kasi.
Yan. Iusap na sila. 'Pipresyuhan na lang 'yan mga kabusing kung magkano ang paggawa ng ano na 'yan, ang paggawa nila ng ano na 'yan kasi umaalog yung ano top bar ba 'yan? Yan, yan, yan. Umaalog kasi medyo na nauntog siya ng nauntog siya na medyo malakas-lakas siguro. Yan. Maalog konti. Tagal namin na pwede ito yung napadalo kami kaya nakapala pa. Ah, yun. Kasalanan pala nang nakapula. Nakahinto na pala yung Hilux. Bigla silang binundol ng ano, SUV na Toyota rin. Fortuner siguro yan mga kabusing, Toyota Fortuner. Wala akong ganyan. Okay, nagkaayos na po sila. Mababait sila mga kabusing. Mababait na driver. Nagkasundo lang, nag-usap lang sila konti, okay na sila. Medyo mababait sila, okay sila. Pinagpasensya na lang po nung ano, Toyota, driver ng Toyota Hilux, yung nakabangga sa kanya na yung ano, Toyota Fortuner siguro yun. Ayan. Medyo mabait po yung ano, medyo yung mabait yung nabangga, nadala lang sa sorry. Ayan. Sana all. Kasi dapat ano, pag kunting deferensya lang, pasensya na lang. Yun, di na pinagbayad pero umalog yung, pero kung iba yun pagbabayarin yun. Umalog po kasi yung mga kabusin yung bumper niya sa likod, yung nabangga, kaya yun. Pero mabait siya, pinagpasensyahan niya na lang yung nakabangga sa kanya. Yan. Okay. Ayan mga kabusing, mula lang ako sa Tambubong. Sa Tambubong lang ako nagpasok, mag-isang oras na. Isipin mo, lalapit-lapit ng Tambubong. Mag-isang oras na, di pa ako nakakalabas sa ano, Toll Plaza ng Bukawi. Dito sa Toll Plaza ng Mukawi. Yan. Pero medyo malapit na ako mga kabusing. Nasa ano na rin ako.
naiinip na ang lahat ng ano. Yan. Pero medyo malapit na ako. Kailan nga ipinagano ko kasi alas 10 na eh. Sobrang init na rito. Bilat na bilat. Nalang may ano yan, may electric pan akong maliit. Yan, yan. Oh, nope. Hindi. Tutok na sa akin lahat yan. Nainitan pa rin ako. Yan, kung makikita nyo mga kabusing, yung mga may taklob na puti na yan, yan yung ano dati, yun yung mga cash dati, yung cash lane yan, yung linya ng cash, yan, yan. Kaya ngayon wala siyang ano, bakante siya ngayon. Ah? Bakante po yung ano, yung linya ng cash lane. Dati yan ang punong-puno ng ano, sasakyan. Ngayon dito na lahat sa ano, sa RFID nakapila. Ngayon 100% RFID na sila. Ang wala na namang nakapila yung cash lane na noon, na nung di pa nagpa 100% ang RFID, yun yung cash lane ang pinaka maraming sasakyan na nakapila traffic. Ngayon sa RFID lane naman ang traffic. Oh, kita ako nagbablog. Ayan mga kabusing, may nakakita sa ating, nagbablog tayo dito sa ano. Kaway kaway kuya sa vlog ko. Reklamo natin dyan. Oo. Noon sa ay kaspa, doon naman ang ano, doon sa kaslin yung sobrang pila. Ngayong 100% RFID na, dito naman sa ano, wala ang kwenta. Oo nga, wala rin, ganun pa rin. Kaya ito, parang walang pagbabago ang inlex. Oo, i-upload ko talaga to. Grabing traffic eh. Ayan. Sinulsulan pa ako mga kabusing na. I-upload ko daw to. Kaya yan. Kasi kita nyo naman oh. Yang lane na yan. Oh, yang lane na yan. Mula dun sa mga naka takip na yun na yung kulay puti. Yan. Cash yan dati. Ayan o. Oh. Tingnan mo, bakanting-bakanting na siya ngayon o. Oh. Yung lane niya yan. Yung lane ng ano. Lane yan ng cash dati. Yan. Ngayon, ang pila na naman, nasa RFID na naman.
Yan. Kaya wala rin kahit anong gawin ng Inlex. Magdagdag sila ng ano o kaya doon sa labasan ng sa exit na lang sila siguro maglagay ng mga ganito. Mabuti pa siguro. Yung mga singilan na yan dapat sa exit na nila gagawin, hindi na dito sa talagang ano, para dire-diretso yung mga ano ng mga sasakyan, dire-diretso sa exit nila. Hindi na sila maghihinto-hinto pa dito, sobrang init to. Oh. Kawawang may sakit dito. Tulad ko, wala akong aircon. Oh. Abuti yung iba, may mga aircon ang sasakyan. Oh. Kawawa. Kaya dapat yan, yung paniningil nila sa kung di nila gagawin sa entrance o sa entry point, dun mas mo dapat gawin nila sa exit. Pag exit ng sasakyan, dun sila maningil. Hindi dito, kasi nagsisiksikan ng mga ano dito eh, mga sasakyan. Dun nila sa exit gawin yun, dapat. Kasi itong mga sasakyan na tula at magkakanyang-kanyang direksyon to kung saan sila i-exit, dapat doon na sila magbayad. Hindi dito sa ano, kasi nagsisiksikan dito lahat. Oh, hindi pa alam kung mga saan patungo ito, kung anong direksyon ng kung saan sila i-exit. Kaya dapat maningil sila doon na mismo sa i-exitan nila. Katulad ko, exit ako sa Marilao, dapat doon na nila ako singilin, hindi sa dito. Kasi oh, kita mo nagsisiksikan dito. Yun, suggestion ko lang naman kung makakatulong yan sa inyo. Sa shoutout sa mga nasa Inlex, sa pamunuan ng Inlex. Kung sana magustuhan nyo yung suggestion ko, baka sakaling yun ang maging magpapaluwag sa traffic dito sa Bukawi Toll Plaza. Ayan mga kabusing, kaya pala ang tagal ng pila dito, reload pala yung napilahan ko eh. Oh. Dapat pala doon sa kabila, oh. Yan. Doon. Mali, putang ina. Mali ang napilahan ko. Kaya palambagan. RFID reload pala yan. Yung napilahan ko yan. Tatlo. Oh. Dapat kasi doon pa lang sa malayo meron na silang ano yung lane talaga ng yung yan. Dapat kasi doon pa sa malayo yung kalsada na tutumpukin nung motorista, meron ng ano, nakalagay na RFID reload o kaya RFID or emergency lane dun sa mismong mababasa sa kalsada. Kasi pag nandito na sa ano, hindi ka napapasingitin ng ano ng kapwa mo motorista na sisingit ka papapunta dun sa RFID lane. Hindi ganon, kasi kadalasan katulad niyan, merong dyan sa Bandarian, merong nagkagitgitan, nagkabungbuan. Yun, kadalasan ganon mangyayari. Kaya kailangan, yung nadaanan ko kanina, binunggo yung Hilux ng Toyota Fortuner. Binunggo yung Toyota Hilux. Oh. Kaya dapat, sa kalsada pa lang, meron nang nakasulat dyan na mapapasa ng motorista na RFID reload or RFID lane or emergency lane. Yun ang dapat para hindi na nagkakamali yung mga ano, yung mga motorista. Okay, kabusing, bye-bye.